seatbelt ka, Jason. Kahit hindi tumatakbo, oh, seatbelt ka. Nukubo, naka-park tayo ngayon. Hindi niya nagsabi. Oh, mahirap na. Malay ba ng tao na naka-park tayo? Turn off engine while parked. Ayan, nakalagay. Max 20 kph. Basta tayo nandito ngayon. Nasaan ka, Jason? Nasaan ka? Nandito tayo ngayon sa isang undisclosed location. Yeah. Dito kasi may bibisitahin kami sa mga kaibigan namin na suki ng HJC Helmets. Ayun, nag-aantay lang kami dito. Medyo malungkot. Kasi si Francis nasira ang motor. Namoblema yung bata. Meron kaming link below, doon kayo pwede mag-donate. De joke. Gcash na lang. Gcash na. Nag-aantay lang kami, actually, nag-aantay lang kami ng oras ngayon. Ano bang pwede nating topic ngayon, Francis? Si Daniel, may matagal na natin dinikita ito si Daniel eh. Hindi tumatakbo isip ko ngayon, retake. May kape ka na. Hindi pa nagki-kick in eh. Di ba sabi pag nagkape ka, matulog ka muna, tapos doon magki-kick in yung kape pagising mo. Ikaw ba, may mga katanungan ka ba? May mga nakita ka bang comment sa YouTube natin na very... Comment, tanong ako, boss. Oh. Bakit 1K yung grab mula sa amin ng grab? Di ba? Sabi sa'yo eh. Rich kid problems ang tawag dyan. Actually, pwede ka namang mag-angkas. Yan nga lang. Mas delikado. Pero... wala, mahal talaga ngayon mag-commute kasi una siguro probably pandemic. Hindi lahat nakakalabas, so yung mga nagseserbisyo sa atin sa pagko-commute medyo nagtaas ng presyo. Nakaka-apekto rin yung pagtaas ng presyo ng gas, diesel. May risk kasi kaya mas mahal lahat eh. Oh, may risk. Yeah. Kaya din siguro malakas ang benta ng motor ngayon kasi parami ng parami yung tao na sumusubok mag-motor. Tsaka umiiwas na maraming tao pag pumupunta sa ibang place. Exactly. Diba? Kasi wala silang choice. Kailangan nilang kumayod. Kailangan nilang pumasok sa trabaho. Minsan, pag nagko-commute sila, gating ginagasog sa commute araw-araw, tapos pahirapan pa sumakay, versus ito yung monthly hulugan sa motor na pwede kong pag-aralan, pwede kong sakyan, nadadala ko pa sa bahay, pag kailangan kong bumili ng ano-ano. Yan diba? Yung topic today. Ano yung benefits ng mag-scooter ka, di ba? Kaysa sa mag-commute ka, ano yung trade-off? Lalo na ngayon, diba? Challenging na mag-commute. I'm not hating dun sa mga nagko-commute, ah. Choice nyo talaga yan, personally. There's nothing wrong. In fact, I encourage everyone, kung maganda nga lang talaga yung public transportation sa bansa natin, eh mag-commute instead of driving around your car or ano. Kasi, syempre, mas nakakalesen ng traffic, nababawasan din yung chances of accidents and all. Pero, dito kasi sa bansa natin, challenging talaga mag-commute eh. Kaya din siguro bumenta yung mga motor. But I highly recommend, before you get into riding motorcycles, eh mag-aral kayo properly on how to ride. Shout out sa Honda. Go check out Honda Safety Riding Center. Kasi mahirap nang maging kamote sa kalsada. Matay. Kamote na, matay ka pa. Kasi, alam mo yun, hindi porket marunong kong bisikleta. Kaya ko yan. Oh, tama. Hindi, iba siya sa bike. Alam mo yun, yung situation mo sa pagmomotor, ibang-iba. Kasi sa motor, konting pitik mo lang na ganun, may power talaga. Madadala ka niya sa speed na... hindi kaya ng paa mo. O, hindi kaya ng possibly skills mo to handle. Kailangan mo talagang properly educate yourself. And of course, kung mag-invest ka na rin sa motor, also recommended na mag-invest ka rin sa safety gear mo. Huwag yung basta ride lang, t-shirt, shorts, chinelas. Masaya mag-motor. Iba yung feeling ng pag-motor. Iba yung thrill. Kaya din siguro maraming lean towards dun sa pag-motor. Yung mga naka four wheels dyan, kung nagsasawa na kayo sa traffic sa EDSA, kung nagsasawa na kayo sa traffic kung saan man, kung saan kayo nakatira. Ganyan nyo si Jason. try nyo mag-motor din. Alam nyo, advantage yun sa inyo kasi kapag nagmo-motor ka, I mean, kapag nagda-drive ka ng four wheels, alam mo kung ano yung nakakainis na ginagawa ng naka-two wheels eh. Mm-hmm. Pag nag-two wheels ka, malamang iiwasan mo yung mga bad habits ng... na e-encounter mo sa kalsada habang nagda-drive ka ng kotse. Biglang nagkakat sa'yo dito, kakanan ka, sumingit dito sa may bandang ganyan, alanganin. So ikaw, nagmamotor ka, alam mo na yun, so mas safe ka. Kasi iwasan mo. Oo eh, kasi alam mo yung mentality nung naka-four wheels eh. Alam mong, hindi ako nakikita niyan pag nandito ako. So di ko to sisingitan. Advantage yun sa'yo. And at the same time, you can save a lot of time. Kasi... And gas money. Masakit mag four wheels ngayon. Medyo... masakit mag-commute. Lalo na. Wala. Yun talaga. Part talaga ng buhay yung nagko-commute. Hindi naman lahat may luxury na maka...
O baka sabihin nyo, yung mga hindi nakapag-commute yung mga tao dito, naranasan din ng mga high school, college, nung nahiram ko lang yung auto ng extra auto ng ano namin, ng family namin. Ang laki nga nung sasakyan ko nun eh, kasi pang ano lang talaga namin yun, kumbaga, van yun eh. Pang leisure lang. Hindi, van yun eh, so pang ano namin yun, pagka may outing or what, magkakasama kami, halos pinang araw-araw ko sa school. So, na-experience ko rin, mahirap talaga. Alam ko yung situation ng mga LRT. Na ito pagsiksikan. Masakay ng jeep. Mm-hmm. Tapos yung LRT, tumitirik. Lalo na yung LRT1. Tumitirik pa ba yun, Francis? Hindi ko alam. Rich kid. Rich kid si Francis. Hindi nag-LRT. Hindi niya alam eh. Hindi ako pare, naglakad ako. Mula sarili. Mula Di Jose. Mula Di Jose hanggang halos UN. Naglakad ako. Malapit na ako sa school eh. Konti na lang, lasal na eh. Pero sumuko na ako, buti na lang may taxi. Habang nagpa-fast walk ako. Mayaman din si Dizon eh. Mapwede rin mag-jeep lang. Isang jeep lang. Isang... Walang masakay na jeep noon kasi tapos 7:30 in the morning, rush hour yun. So may taxing, patawid akong stoplight. May taxing kumanan. Tapos nagbaba ng pasahero. Takbo talaga ako eh. Tapos sabay sakay ako eh. Kuya, sige na. Atid mo ako sa school. So, wala talagang choice. Pag nasira yung LRT, lahat ng tao niyan, bababa. Agawan yan sa sakay ng jeep, bus, UB Express. Hindi naman uso dati yung Uber. Wala namang Uber dati, di ba? Oh, wala, wala. 10, mga 10 years ago, wala namang Uber. Taxi lang talaga. Asar na asar pa ako nun. Ang bagal ni Manong. Sabi ko, kuya, gusto mo ako mag-drive? Parang nakatap ng tanong ako sa kanya, kuya, ako na lang kaya mag-drive? Kasi lahat na lang na stoplight, di namin inaabot yung green eh. Di ba namin stoplight nun sa taft? Di ba? Lahat na lang na stoplight, di namin inaabot yung green. Lahat na lang hinintuan niya, pre. First gear. Pagdating ng first gear, hindi na mag-second gear. Diretso third gear para smooth lang. Eh nakakainis pa doon, habang mas matagal ka sa taxi, di ba? Mas mahal kasi tumataas yung metro. So sabi ko, ba to? Wala, yun talaga pa-drive sa akin eh. So, long story short. Nahirap talaga, na-experience ko yung pagko-commute na yan, pati yung para kayong sardina sa LRT. Normal yun, the normal struggle namin before yun. Ngayon, syempre, na-appreciate ko yung mga luxuries na meron ako. Buti nga ako, pinahiram ka ng airpack mo ng kotse. Ako nga, dati makikipag-date ako, bawal eh. Ikaw pwede. Date nun, walang hatid sundo, no? Meet up tayo. Magko-commute ako, magko-commute lang rin siya. Sunduin pa kita, di ba? Wala, meet up tayo dun. Meet up tayo. Panahon nga ng parents natin, mas makulit eh. A week before, naka-schedule na. Magkita tayo dun mga 8 o'clock. Oh. Diba? Tapos uso dun... Kasi landline yung tawag. Uso dun, Indianan. Oh, Indianan. Oh. 8:30 na, wala pa yun. Ah. Wala na yun. Akala ko kahapon. Technology came a long way. Ngayon, in an instant, alam mo kung online or offline. Alam mo kung sininzone ka. Dati. Ring lang ng ring yung telepono, baka wala sa bahay. Yung pala ayoko lang kausapin. Ngayon, arap-arapan eh, sinizinzone ka eh. Tapos ikaw, nakita mo sin. Kung ano na naisip mo nun, nababaliw ka na nun. Nakita niya na, ano kaya, pupunta na kaya ako? Punta na ba ako dun sa meetup place? Kaya doon din nagre-reply, baka nawalan ng load, nawalan ng net. Pinakomplicate, actually at the same time, medyo pinakomplicate din ang technology yung mundo natin. San-san tayo napupuntang topic, di na to related sa motor. There was a time na, siguro lagi sinasabi ng mga magulang natin yun eh. Ba't naging one-sided tong vlog? Ano nangyari dito? Ewan ko dyan. Saya mo na magkwento, papasok pa ba ako? Di ba Francis? Ang saya na niya eh. Agree ka ba sa akin na ang technology, ako. Sa totoo lang, it makes our life easier. But at the same time, it makes more it complicated. Isip ko ng example. Ano? Meron kayong mapag-aawayan na dahil related ano? Related sa motor. Ah, eh sabi mo. Technology related sa motor. What makes... Yung servicing cost, dati intindihin mo lang, carburetor, ganyan. Since ganyan may technology, isipin mo, ano yung, ba't hindi mag-on yun, di ba? Baterya ba? Taba talaga ng utak na ito. Sayang naman yung engineering. Kasi ganun yung problema ng motor ko. Wala na. Alam mo yung motor mo, basic pa. Yung R3 mo, wala namang traction control yan, wala namang advanced na ABS yan. Sorry ka, Francis. Wala namang traction control mode yan, power mode or what. Anong motor yung meron? May ganun ka ba, Jason? Oh. Meron. Lahat na motor. Oh, madami. Rich kid. Marami daw. Rich kid. Kasi sa totoo lang, aminin na natin ha, minsan pag ikaw, kunyari, matagal ka nang hindi nakapag-ride, nanggaling ka sa era na siguro pinaka-luxury na meron na dati, ABS, probably, no? ABS. ABS sa front tire. 10, 15 years ago, kunyari.
Tapos bigla kang magmumotor ngayon. Midlife crisis ka. Gusto mo bumalik sa pagmumotor. Marami akong narinig na kwento. Mas lalo pa silang nadadali dahil naka-on yung mga electronics nila sa motor. Kasi nagugulat sila na nag-auto-correct, nabibitin sa power, biglang nagta-traction control. Agree ka ba doon, Greg? Oo, agree ako sa lahat ng sinasabi. Paul? Lo-auto eh. Lo-auto talaga. Pinakomplicate niya para dun sa mga taong gusto ganito lang. Eh yun talaga yung gustong-gusto niyang bike. Naalala niya dati may ganun siyang motor. Tapos kunyari may first gen siyang Africa Twin. Tapos bibili siya ngayon ng 2021 na Africa Twin. Ang dami palang touchscreen na yung ganyan. Ay, ikaw yan ah. Hindi ba ikaw to? Uy, yung Africa Twin ko low-tech pa. Kasi second gen siya na, ano na ngayon, third gen na Africa Twin na ngayon. Oh. So, ang advice ko lang sa mga yun, sabi ko nga kanina, bago ka mag-go into riding, educate mo rin yung sarili mo ulit. Re-educate yourself. Hindi naman na yung technology, research ka na lang. Oh, yung iba kasi mas lalo pang na-aksidente, pag nagulat sila biglang may ABS pala. Ganito pala pumreno pag may ABS. Hindi pala naglalock. So, di ko na nagagawa yung dati kong tricks. Nagdi-tricks. Yung machete. Meaning ko ako yun. So, U-turn slot, machete. Ayan, ABS, magugulat ka. Oh, ba't ka nito? Ay, pumreno. Pipilitin mo, edi aksidente. Oo. Dami lumalabas sa bagong ARFA ngayon, no? Uy, lumabas. Ganda niyan, no? Anti-Venom. Limited din yan, boss. Oh, malam, oh. Pag dito limited, di unlimited yun. Kaling naman. Rich kid. Birang ganun. Limited edition lang to, guys. Kaya nga, paunahan yan pag dumadating yan eh. Marami pa. Maraming pang lalabas na graphics. I'm telling you right now. Dun sa mga hindi naniniwala, okay lang. Wala na kayo. Okay lang. Ayaw nyo eh. ARFA 1 yung inaantay nila eh. ARFA 1. ARFA 1 kasi. Racing-racing ah. Developed siya sa racetrack, just like the ARFA 11. Hindi siya kinulang pagdating sa tech and sa features. Pero it's estimated to arrive probably Feb to March 2022. Tagal pa. So yung mga tao dyan na nagdadalawang isip, ARFA 1 na lang kaya. Bili na kayo ng ARFA 11. Kasi legendary yung helmet na yun. And if I'm not mistaken, hindi yun matatanggal sa lineup ni HJC. It's not gonna be replaced by the ARFA 1. ARFA 1 is a one tier higher. It's gonna compete against Brand Toot and Brand Toot. We're estimating the price to be around 35,000-40,000 depende kung replica or limited edition. Estimated pa lang yun. Nag-leak oh. Na ng replicas, di ba? May leak na eh. Oo, may nag-leak na. Sa nag-leak nung replica na yon, God bless. Good luck sa'yo makahanap ng stocks. Eh, maraming ganun, no? Ang daming nag-i-import na reserve, ganyan. Kung ba, sabihin ko, saan na nila kinukuha yan? Para alam ko. Kahit sino, gumawa na rin. Alam ko, yung mga nanonood sa amin, alam ko kung saan galing yung mga helmet na yan. Pero sa totoo lang, lalo na kapag may lumitaw na bagong seller, alam mo, kahit sino naman sa internet pwede mag-post eh. Mm-hmm. Be cautious with who you transact with sa online. Kasi kahit ako pwede ako mag-pretend na babae sa online eh, di ba? Gumagawa lang tayo ng fake account eh. So, yun nga yung topic natin noong nakaraan eh, di ba? Na bakit may mga ganito may nakakapasok sa bansa natin? Guys, hindi ako para maging super ano pa, napapakit ng ano nyo. Kasi naiintindihan ko, lalo sa mga nume-effort magbenta ng dati uso yung, hindi kasi kompleto yung lineup ni HJC dati. Wala tayong rights for Marvel and DC, so may mga nakakapasok before na galing sa ibang bansa at nire-resell, medyo mas mataas nga lang ng konti. Pero naiintindihan ko yung grind na yun. Okay lang, kaya nga hindi ko masyadong pinupuna. Pero ang sa akin lang, lalo na ngayon na meron naman na sa amin, be cautious kasi lahat naman, una, pwedeng mag-pretend as seller unless may nagpa-voucher or nag-research kayo or what. Pangalawa, there is no warranty. It's hard for you to go to us, HJC Philippines, and sabihin na, sir, nabili ko to online, na laglag yung something, may crack sa ganito, may... Although it's quite rare na issue yun. But of course, hindi biro yung price na binayaran natin. So, since hindi yan galing sa amin, we cannot guarantee you na maiwa-warranty claim natin siya. So, if something happens, it's on you. And number 3, walang ICC sticker. Yun ang pinakamahalaga doon. Hindi na natin kailangan antayin pa na maghigpit yung government natin, tapos
antayin tayo, sitahin tayo, wala tayong ICC yung helmet natin. Pero still, kaya nga nandito kaming official distributor kasi kami na yung naglakad ng legal process na yun to provide you guys, our customers, our clients, the product that is, ano ba yun? Tawag doon? Legal. Hindi na sa isip ko eh. A product that is, yun nga, yun, trustworthy and dumaan sa official. Legal process. Official, official. Marami nang magsasabi, eh pareho lang naman to eh, ganyan, 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 ganyan. Probably, maybe the sizing is different. Lalo pag galing sa America, sizing is different. If galing sa Japan, sizing is different. Europe, pwedeng same. Kasi ECE din yun sa atin. Yun lang, mag-ingat lang tayo. Hindi biro yung price eh. Sayang yung pera. Sayang yung pera. Pagka may nangyari or na-scam kayo or what. Unless na lang talagang friend nyo si ganito, kilala nyo, gusto nyo supportahan, go lang. Hindi ko lang mag-guarantee yung ICC sticker kasi wala eh. Bawal eh. Medyo mahirap yung application ng ICC if in-import mo legally. Ganda ng wallpaper ko, ano? Panis. Di sa Pilipinas yan. Sa Cebu! Bagong tulay dun.